din. Yes po, naapektahan po yung supply natin ng dugo dahil sa iba-ibang... Nagdikit ang supply ng dugo sa rehiyon. Inanipigbiklad ka Department of Health na epekto kan pandemya sa Bicol. So, isa po dyan ay yung mga tao ay takot din lumabas po. Ano? Nung una, takot silang lumabas, baka sila ay mahawahan. And then, medyo tumaas ang mga cases natin ng COVID, kahit po yung ating mga leaders ay medyo kabado silang mag-conduct ng MBD sa kanilang mga lugar. So, iyan po yung reason din kung bakit bumaba yung ating supply. As a matter of fact, sa first quarter from January to March, ang nakuha lang po nating mga dugo from our voluntary donors ay nasa 57% lang po ng target natin. Yan. Kaya yan po ay hindi sapat para masabi nating lahat po ng pasyente ay may bibigyan ng sa ngayon po, meron tayo ngayong mga pasyente na pagkailangan po ng dugo ay kailangan nila maghanap ng donors para makapagbigay po ng dugo. Kapalit po, magagamit nila sa hospital. Sigun sa DOH, dai napupundo ang pangangaipo sa dugo, kaya padagos man ang sindang pangapudan sa blood donation. Ngunya na primerong kwarto kantaon, nasa 57% sana ang nakulet ng dugo kan DOH. Napakalaking tulong para madugtungan ang buhay ng isang tao, lalo na kung siya ay na-aksidente o kaya siya ay nanganak at kaila maraming dugo ang nawala sa kanya, or meron din tayong mga kababayan or mga kapamilya na nagda-dialysis o kaya naman ay yung mga taong may severe anemia. So, yan po kadalasan yung mga nangangailangan ng dugo. At ngayon po, in Bicol Region, ang atin pong hospital din sa BRTTH ay nag-oopera na din po ng, gumagawa na rin po ng operasyon sa puso. So, yan po ay nangangailangan din ng maraming dugo. Daiman kaipuhan sigun sa ahensya na maipasairaro muna sa swab test antes makapagdonar ng dugo. Kung pupunta yung team doon sa isang barangay, kailangan masiguro muna nila, makakausap nila yung mga MHOs na yung lugar na pupuntahan nila ay nakapag-conduct na ng contact tracing kung doon man ay mayroong COVID case. Pagdating sa ating mga donors, hindi naman po kailangan na magpa-test sila. Meron lang pong paragdaga na tanong during the interview. And then, actually, before the interview, meron pong lecture para all about sa COVID and voluntary blood donation. Para kung sa tingin mo po, kung ikaw ay nandoon para mag-donate, pero after mong marinig yung lecture, sa tingin mo, ikaw ay hindi pwede kasi ang ano po doon is, dapat wala kang exposure within 28 days sa isang may COVID. Dapat hindi ka nag-alaga ng isang COVID patient within 28 days or hindi ka napunta sa isang lugar na mayroong COVID case. So, yun po yung mga tanong na dinagdag para masiguro na yung ating mga donors ay wala po talagang exposure with COVID-19. And then after that, tuloy na po yung proseso with the usual para po sa collected. Bukas ang Regional Blood Center sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital para sa mga mauot magdonar ng dugo.